Hello, hello, hello! Good afternoon po sa inyong lahat! Ito na naman po ang inyong Tita Lynn, syempre pa nagbabalik. At nandito tayo sa Pinas Cargo Warehouse. Ayan, dito sa Alcus, Dubai. So hello mga ka-Pinas Cargonautics at still, ano pa po tayo ngayon? It's Tuesday, September 10, 2019. Ano ba yan? Grabe na ito. Ang bilis-bilis ng panahon nung kailan lang, eh diba, nagsisimula lang tayo ng Burr Months at nagsisimula pa lang tayong magkumanta ng Christmas song. So ngayon, 10 na, September 10, so hindi magtatagal, October na, then November, then December. Ayan, excited na po talaga tayo sa Pasko mga ka-Pinas Cargonautics because it's a Burr Month and it's October. Ayan, mag-October na, yan na po talaga yung time na dapat magpadala na po tayo. So, next month na po yan. So, sa ngayon, yung mga nagpapadala po ngayon, it's either mga nagmamadali na to ng kanilang Pasko or yung may papadala pa sila ulit sa October. So, mga nagsisiguro lang na makarating talaga before Christmas. So, ayan. Shoutout ko po lahat na magko-comment daw sa below. Lalo na po yung mga regular nating nanonood. Ayan, sa ating daily loading, sa ating daily live. So, ipapakita ko na naman po sa inyo. Kung kanina po naka-first loading tayo at naka-first container tayo, ito na naman po yung ating pangalawang container. Which means lang po talaga yan is madami po talagang nagpapadala sa ngayon. Nagsistart na po talaga ang peak season. So, nung first day namin nung September 1, 3 containers kami. Ayan. So, sana maulit-ulit yung 3 containers. Pero sa ngayon po, padalawang container, okay na rin po yun. 2 containers a day, magandang blessing na po yan sa ating lahat. At magandang blessing yan from the Lord above, syempre. Dumating ang ating, Money! Ayan, so dumating po yung ating Satwa team. Hello, hello kay Miss Joanne Revilla. Good afternoon. At watching na po ang ating Alcos sa customer service na si Steph, syempre, and Jen. And ang ating mga customer service sa Abu Dhabi and sa Satwa. I hope nag-aabang na rin sa inyong mga comments at inyong mga concerns para masagot naman po kayo. Okay, so ito po yung ating warehouse sa ngayon. O, ayan. Ang dami-dami na naman po tayong mga biyaya. Ayan ang ating mga staff na ang sisipag. Kumain. Ayan, kumakain si Manny. Bakit nagtabi pa kayong dalawa dyan? Dalawang bokals? Positive and negative. Positive and negative. Ayan, good afternoon. Sabi ni Miss Anna Lumonterde. Pa-shoutout naman po dito sa Al Karayen 3 Sharjah. Okay, shoutout po sa mga taga-Sharjah, ha? Kay Ryan, okay. Al Karayen. Al Karayen? Sorry naman, di ako marunong mag-pronounce. Okay, sa Sharjah daw po sila. Shoutout. Oh, shoutout yung mga taga-Sharjah. Hi, kamo. Hi, kamo. Oh, shoutout kay Delphine, kay Basilio, at saka kay Kaling. Sino-sino na naman pinag-shoutout? Ah, okay. Sa mga taga-Jumera, shoutout daw. So, ito po yung mga, mga boxes na naka-prepare na po for loading. Sa kasalukuyan po, naglo-load na po sila at pinupuno na po yung ating pangalawang container. Oy, good evening na agad, Miss Rebecca Layog. Good afternoon pa lang po tayo. 4:30 pa lang. Ayan, so pakita lang natin dito yung ating container kung nasaan na, hoy, malapit nang mapuno ang ating container. So ayan na po yung sandali. Ayan, na matay na naman po tayo. Nawala yung anyway, yun po yung ating pagpapak po. Sana ayusin po natin para kahit ba may ilagay sa ilalim yung box ninyo ay maayos pa rin po naman pagdating sa Pilipinas. So, eto po si Rolly. Siya po ang in charge. Ano to, Rolly, yung ginawa mo? Chandelier. Okay, so, sa mga nagpapadala po ng medyo masiselan po na kailangan i-wooden box,
Ganito po ang itsura ng wooden box na ginagawa po natin para po i-secure. Yung mga TV, ito ano to? Chandelier din to para sa isang ano lang to. Ayan, 249512, 249512. Ah, isa lang ang sender nito. So, ayan po ang ginagawa nating wooden box. And of course, may mga add boxes din po tayo tulad nito. Ewan ko, ano bang, ano nito? Ano daw to laman? Hindi nyo alam. O anyway, may nagpadala po sa atin gantong box. O sila na yung nag-pack, at least fully tape po. At sila na rin po nag-secure. May mga ganto rin pong mga items na pinapadala. Ewan ko, ano ba ito? Carpet. May mga carpet siguro to. May mga cabinets. And bed frames. So, depende po kung paano po. Ang nagpapack po nito is yung sender na po. Okay? So, kailangan lang po namin yung length, yung haba, yung width. Ito, yung width. Ito. Yung width. Tsaka yung thickness in centimeters. Ayan po, mabibigay na po namin yung tamang presyo sa inyo. Actually, approximate po na price. And then, isusukatan lang po ulit yan ng ating staff na kukuha or magpipick up po sa inyo. So, ayan ang aming mga paalala pa rin, ang ating proper packing. Tulad nito, may sako, naka-fully tape. Ayan, pagdating po dito ay lalagyan pa namin ang strap. Kaya maganda po talaga pag sumusunod po tayo sa proper packing dahil secured na secured po yung inyong mga boxes. Ayan. Para naman po sa inyo yan, mga kabayan, mga ka-Pinas Cargonautics, kung inano nyo po, pag pinack nyo properly. Actually, kanina, ayan, may nakita kanina si Joel. Ano yung nakita mo kanina, Joel? Nakabuka, so, no? Opo, hindi po nakatape ng ano, maayos. O, hindi nakatape ng maayos, sila yung nag-ayos dito. Yung mga kabayan natin. Hindi magandang pag-ayos. Ay, oo, eto. Tulad nito, may isang box po tayo dito na pag pick up pa lang, ganito na po ang itsura. Hindi namin alam kung anong laman nito. Mabigat ba to? O, ganito na po ang itsura niya. So, hindi namin alam kung anong laman. Mabigat siya. O, so, paano po natin yan, hindi properly packed. Tingnan nyo, malambot ito. Ha? Basa na lahat yan. Naitawag ba yan sa sender? O, itatawag po namin, hindi namin yan iloload ng ganito pong itsura. Kasi, pagdating sa Pilipinas, lalo na pong damage yan. Kaya dito pa lang po, sinisegregate na nila, tinitignan na nila. Kaya po, meron quality control po dito yung ating warehouse staff, yung ating warehouse manager, na hindi po nila tatanggapin pag hindi po properly packed. Ayan. So, nakita nyo na po yan. Ano, may mga ganyang cases po na pwede po naming tanggihan na hindi po i-load. Kasi sa dito pa lang ay hindi na po maganda ang itsura ng box nila. Kaya the more po, pag darating yun sa Pilipinas, is madadamage. Kami na naman po ang babalikan ng sender. So tatawagan po yan or maaring natawagan na ng aming staff ang sender at pinakita po kung anong condition ng kanyang box sa pag-pick up pa lang. Okay? So, babalik lang po ako sa aking base para po mag-shoutout tayo ng ating mga ka-Pinas Cargonautics na nag-comment. And of course, yung may mga concerns po dyan, sasagutin natin. Although nandyan na po, nakaabang na po yung mga staff natin, yung ating customer service na nag-aabang na rin po ng inyong mga katanungan. Okay? So, ayan. Magpupunas lang tayo. Wala na akong tissue dito. Ay, nako. Sabi ni Miss, sabi ni Miss Rebecca Alayo, good evening po. Sabi ni Miss Arlene Matienzo, yun po bang pick up kahapon? Kasama na po ba sa loading ngayon? Dito po ako, Nad Alhamar, Dubai. Opo, kasi kasama, bumaba na po si Lowy kahapon. So, kasama na po yan sa loading at kasama na rin po yan sa vessel departure po ng September 15. Ayan. Doon pa lang po tayo mag-start ng bilang natin, ha? Yung mga ka-Pinas Cargonautics ng ating delivery lead time. Po, halimbawa, pag sinabi namin sa inyo, Luzon, 50 days. Ang 50 days po mag-start sa
vessel departure. So halimbawa, ang aalis ang barko ng September 15. So ibig sabihin, magbibilang po tayo, magsistart tayo ng September 15. Okay? So sana po naintindihan natin yun, mga Kapinas Cargonautics. So sabi naman ni Miss Chona, hi from Sharjah. Hello Miss Chona Badon. Shoutout naman dyan sa mga taga-Sharjah na ka-dabarkads ni Miss Chona Badon. At si MJ Escobar, hello po. Hello Mr. MJ ba to? And si Lot Ama Ampolocchio Manuel. Okay, doon na lang ako sa Manuel, Lot Manuel. Ma'am, okay ba magpa-cargo ng mga perfume? Okay lang ma'am sa sea cargo. Yan po ay bawal sa air cargo. Number one pong bawal ang mga liquid sa air cargo, pero sa sea cargo okay lang po. Huwag lang po sobrang madami. At saka i-secure nyo lang po yung mga perfume nyo na hindi po mabasag. Okay? So sabi siya, yes po, September 15 po yung alis ng barko natin, Mr. MJ. Sabi naman ni Miss Alona Anoos, Caparoso, Kakanog. Naka-chocolate yan ma'am kasi pang... Ano, naka-chocolate yan ma'am kasi pang parang nalusaw. Ah, yung mga chocolate. Di na po siguro ganun kadami yung chocolate niya, no? So sabi naman ni Miss Alona, thanks ma'am sa akin, nakuha na kagabi. What do you mean? Maanak, na-pick up na kagabi yung box ninyo, Miss Alona? Okay, so kung nakuha yan kagabi, aalis din po yan ng September 15. Ayan, sabi naman ni Miss Jillian May Sunday. Oy, today is Tuesday, Mr. Miss Sunday. Sa amin din nakuha kanina from Ras Al Khaimah. Okay, ay yes ma'am. Okay, mababait po yung ating mga staff dyan sa Ras Al Khaimah, si... Jeff at saka si Enrile. Ayan. So mga taga Ras Al Khaimah, shoutout po kayo. Shoutout po natin niya, mga Kapinas Cargo natin. Siya magpa-pick up na po kayo, magpa-deliver na po kayo ng box. Huwag na pong magdalawang isip dahil po talagang pag nagkaroon na po ng rush, Christmas rush. Na ano ko. Yung ating Christmas rush, ayan. Kailangan po magpadala na kayo para hindi po kayo abutin ng rush natin, okay? Dahil siguradong magagalit po kayo pag hindi po kayo napuntahan ng team namin. Yung tawag kayo ng tawag, hindi makapunta agad yung team namin kasi nagpipick up pa, nagde-deliver pa, ayan. So, kailangan po talagang maaga tayo. So, sabi naman is Angelie Kadutdut, pa-shoutout po. Ayan, Miss Angelie Luardo Kadutdut, shoutout. Saan po kayo ma'am? Sabi naman Miss Alona, nakuha sa akin kagabi ma'am from Alwarkawan. Okay, si Lowie po. Ayan ako, napakasipag po ng aming team ng Alwarka. Ayan si Lowie tsaka si Imran. Kasama po nila ngayon si Rick. Nag-start yata ngayon si Rick, yung bago po naming staff. Sabi naman ni Miss Rusnina Vergara. Hi ma'am from Dubai. May tanong lang po, gaano po kalaki ang medium? Yung kanina ma'am kaninang pinakita ko ma'am, medium po 'yon yung sabi ko properly packed dapat. Sandali, papakita ko pa rin po sa inyo. Ito po gaano kalaki yung medium natin? Ayan, ito po yung medium natin. Normally po, ang ginagamit po sa air cargo ay medium. So dito naman po, pakita ko lang po, ayan, ito ang medium size. Ito po ang medium size. Ito ang super jumbo ba to? Super jumbo. Asan ang jumbo? Ayun yung jumbo yung nasa likod. Okay, medium, jumbo, at saka ito yung super jumbo. Ito super jumbo din po itong katabi. Ayan, ganyan po yung kalaki yung medium, Miss Rusnina. Okay, pag nag-send po ba this September, anong month po makakarating sa Mindoro Inter-Island po? Ang Inter-Island po natin is 60 days ma'am. So September, October, November, depende ma'am sa kung kailan naalis yung barko or kailan nyo ipapadala para kung saan siya sasama na vessel departure. Kanina kasi sabi ko lang po, magbibilang tayo ng delivery lead time from vessel departure. So halimbawa, September 15 po. O, September 15, October 15, November 15. Kung makakasama siya ngayon September 15, November 15 po, maximum darating po sa Mindoro. Sabi ni Miss Salve, nakarating na po ba kayo sa Balatan, Camarines Sur at magkano po? Sige ma'am, i-check po ng ating customer service dyan kung meron po tayong door-to-door sa Balatan, Camarines Sur. Kasi hindi po ako sure
sa lugar na yan. Okay? Although meron po kaming mga list ng mga lugar po na may door-to-door kami at saka yung mga hindi po namin na kayang i-door-to-door, like mga critical areas, mga inter-island na mahirap po talagang abutin or puntahan. So, mga meet-up lang po yan. So, imi-meet up lang po sa pinakamalapit na safe at saka sa pinakamalapit na bayan kung saan makakarating po yung mga truck namin. Okay? So, sabi naman ni Miss Angel, hello po, shout-out sa taga Nesto Hypermarket. Hello, hello sa mga taga Nesto Hypermarket. Sana po'y magpadala na po kayo sa Pinas Cargo. At please po sa mga nanonood, paki-share naman pong video na to. Lalo na po yung mga hindi pa po nagla-like, tsaka nagla-like, tsaka nagsusubscribe sa aming, nagpa-follow sa aming Facebook page. Ayan. Kasi dito po sa Facebook page namin, dito po talaga kami makakabigay sa inyo or nakakabigay sa inyo mga updates po at saka yung mga gantong live na ginagawa po namin para nakikita nyo rin po kung sino yung mga kadil ninyo, sino po yung mga staff dito, kung paano po namin hinahandle yung mga boxes ninyo at nakikita nyo rin po kung gaano kabilis nawawala yung mga boxes dito at naluload po. Kung mapapansin niyo po, every day po kami may loading. Meaning hindi po namin kinikip yung mga boxes ninyo dito sa warehouse at araw-araw po namin 'yan nilalagay sa container, pinupuno namin yung container at dinadala sa Jebel Ali Port kung saan po hinihintay na po yung pag-alis ng barko. Doon na po 'yan sa Jebel Ali Port, naka-seal na po 'yan. And of course, paki-vote din po pala ang Pinas Cargo as the most preferred freight forwarder po in the UAE sa Filipino Times po. Punta po kayo sa website nila www.filipinotimes.com. So makikita niyo po doon may mga votation po doon. Mag-i-vote niyo lang po. 26 po yata yung i-vote niyo na mga different companies po. Sana po i-vote nyo naman ang Pinas Cargo. And of course, invite po rin namin kayo sa September 20. Meron po yung Congens Cup, yung pinaka laban po ng magagaling or mga nag-champion po sa Congens Cup versus mga Kapuso Star po. Ang kalaban nila yung mga Kapuso Star sa Al-Sahab Al-Ali Club Gym, dyan po sa may Alnada. Katabi lang po siya ng Almula Plaza. Ayan. So, free po ang registration. Mag-register lang po kayo online. Meron pong link na nakalagay po dyan sa aming wall. Hanapin nyo na lang po yung Kapuso Star, Trending Pinoy, yung basketball po na paglalabanan po, basketball game na paglalabanan po ng mga Kapuso Stars and yung mga magagaling na basketball players dito sa UAE. Ayan, sabi ni Ms. Janice Borongan, hello watching from Rashidiyah, Dubai. Hello, hello sa mga taga Rashidiyah nating Kapinas Cargonautics. Ayan po yan, team po ni Loewy tsaka ni Imran po ang nandyan. So sabi naman ni Ms. Jovita Bambico, thanks God nakuha na yung sa akin kanina. I hope na walang mabasag na glass. Thank you, ma'am. God bless you all. Naku, ma'am, sana nga po, kaya nga po talagang dinidiscourage namin yung mga nagpapadala sana ng mga babasagin. Kasi nakita nyo naman po ang cargo po talaga ay patong-patong po yan. Pero kung napack nyo naman po properly, at yan sinasabi namin na at your own risk po talaga ang pagpapadala ng mga babasagin. Pero yung iba, tulad niyan, yung iba nagpadala ng chandelier, inano nila, pinagawan po nila ng wooden crate para po mas ma-secure po. Wala po kasi talaga tayong insurance at lagi po namin sinasabi that the liability of packing, responsibility of packing is upon the sender po. Kasi po, di ba, kayo na ang nagpapack niyan, kayo ang nag-aayos niyan sa loob. Hindi na po namin alam kung anong laman po ng mga boxes ninyo pag pinick up po namin. Okay? So, sana po ayusin nyo yung mga pick-up, yung mga boxes ninyo para po maayos din po makakarating sa Pilipinas. So, sabi naman ni Shirley Albarda, good PM, ma'am. Na-pick up po nung Sunday. Kasama po ba sa September 15? Yes, ma'am. Kung Sunday po, kasi ngayon is Tuesday, kasama po yan sa September 15. Lahat po na papasok hanggang September 12
ay makakasama po sa September 15 na vessel departure. So, sabi ni Mr. MJ, minsan po dumating yung box ko maaga or sakto 50 days. Saan po yun, Mr. MJ? Parang may nag-comment siya kanina. MJ, kung saan po ba sila? Si September 15, MJ, hello. Ayan. Wala nang pa nakalagay, Mr. MJ. Saan po ba kayo sa Pilipinas? Oo. Kasi kaya po kami naglalagay po ng delivery lead time. Kasi po, yun po yung mga pwede naming ma-commit sa inyo na ma-deliver namin. But it can always be earlier. Kung makikita nyo po sa mga review, dyan sa mga comments, dyan sa Facebook page namin, na marami po nagpapasalamat sa amin na maaga nilang natanggap. So, yun naman po ay talagang ginagawa namin the best that we could. Lalo na po, shout out sa mga taga Bulacan Warehouse namin na talagang mga hardworking. Sa pangunguna po ni Sir Joel, andyan si Army, andyan si Katkat, si Prince. Ayan, so sino pa yung nandyan na talagang tumutulong para mapabilis po talaga yung ating mga deliveries, okay, sa Pilipinas. Sila po in charge doon, yung aming Bulacan Warehouse. So sabi naman ni Lods De Los Santos, pa-pick up po ng box ko para makaabot po September 15 loading. Okay, Lloyda siguro to. Miss Lloyda, paki-PM po sa amin yung contact number ninyo, ma'am, pati po yung inyong address para po ma-forward po namin sa in-charge po doon sa area ninyo ang inyong details para matawagan po kayo agad. Ha, ma'am, 2 to 3 days po ang pick up, ang ano natin eh, ang scheduling natin. Pero para po, kung nandyan na po naman sila sa within the vicinity nyo lang, kaya PM nyo po agad, o itawag nyo na po, mas maganda itawag nyo na po at kung pwedeng ma-pick up po yan before September 12. Kasi yun po yung ating cut-off, okay? Cut-off na po natin ng September 12 para sa September 15. So sabi ni Mr. Efren Mercado, kailan po ma-receive ang 240045? Okay, shout out sa ating mga customer service. Ayan, sagutin po natin si Mr. Efren. Okay, so sabi naman ni Ms. Sushila Asentista Yorpo. Naku talaga, eto siguro yung mga binabalik na din. Madam, pwede bang pa-pick up mo hais na bukas opposite of RTA Star Building Block C? Ms. Sushila? Sushila, ma'am, paki-PM po sa amin yung contact number nyo. Kailangan po namin kayong matawagan. Kailangan po namin kayong malaman kung saan kayo exactly. Kailangan po namin yung exact address ninyo. Kaya kailangan po i-PM nyo po sa amin o itawag nyo sa amin ang inyong contact number. Okay? So sabi naman is Umi Rahima Abdul Razak. Hi po ma'am, gandang hapon po. Anong date po na October darating ang loading ng cargo ng September 8? Depende po, saan po ba kayo ma'am? Ang September 8 po ay kaalis lang. Okay, so depende po man po saan sa Pilipinas yan darating. Okay? Kasi kung Manila lang, syempre mas mabilis. Luzon, Visayas, Mindanao. Syempre 60 days yan pag Visayas, Mindanao. Okay, so sabi ni Ms. Rusnina, thank you ma'am, salamat. Okay po, sabi naman ni Ms. Emma, sana ma-pick up na yung box po today at hopefully mapasama sa vessel ng coming 15, salamat. Miss Emma, kung meron po kayong schedule today at natawagan na po kayo ng staff namin na confirm na napipick upin nila today, sasama po yan for sure. Ayan, so nanonood na yung ating Abu Dhabi team, which sila Bert, tsaka si Merlin, andyan si Jan. Hello, hello sa inyong lahat sa Abu Dhabi team natin. Sabi naman ni Miss Arabic, kapag Lucena po, ilang days bago makarating. Lucena, depende ma'am kung kailan po nyo ipapadala. Kung sa September 15 na po yan, makakasama po yung ano nyo, yung box ninyo na September 15. So 50 days po yan from September 15 ang Lucena because under po yan ng Luzon area. So sabi ni Miss MJ, hindi ko po narinig kasi wala net ko. May chance na po bang mas maaga dumating ang box or sakto 50 days? May chance po talaga na mas maaga, Mr. MJ. Kasi yan naman po talaga yung aming goal. Na the earlier, the better po nating ma-deliver. Pero kung talagang may mga konting aberya, kaya po nagsasakto yan na 50 days. Wala po kasing sumasakto. Wala po ano. Kaya po we cannot commit
ng exact date kasi po may mga bagay na hindi po namin kontrolado. For example, yung sa customs, nagkaroon po ng may nasilip sila na medyo suspicious. So, syempre, babagal yung ano. I-hold muna nila yan. Itatawag nila sa representative namin sa Pilipinas. Ano ba ito? I-check pa nila. So, kaya po talaga we are discouraging po yung mga Kapinas Cargonautics na magpadala anything illegal or anything na bawal. Kasi po, kung yung box nyo lang po ang may diferensya, pag na-scan po yan, isang container po ini-scan, hindi po yan per box ang ini-scan. Pag may nakita pong suspicious sa isang container lang, isang box lang yan, i-hold po nila yung the whole container. Hindi lang po yung box ninyo. So that's why, please, bawal ang pasaway. Kasi po, pag ganyan po ang nangyayari, nadadamay po yung ibang box na hindi naman po nagpapasaway at nagpapadala ng mga bawal at kontrabando. Kasi nasiscan po yan, nagkakaroon po talaga ng random scanning. So kaya yun po, hindi po namin hindi po kami nakakabigay ng mga exact dates, specific time or period because of that. May mga uncontrollable. Minsan po nagbabagyo. O, di ba, nagkakaroon ng mga delay sa barko, dyan sa pag-re-release sa yung papunta pa ng Visayas, Mindanao, di ba? So, bababa ng barko sa Pilipinas yan, doon sa Manila Port, tapos i-unload sa ano namin, sa warehouse namin. Tapos from the warehouse, iloload na naman po sa truck, dadali na naman po sa local port, tapos iloload na naman po sa barko, isasakay na naman para pumunta ng Visayas, Mindanao. So marami pong pinagdadaanan ang mga box ninyo, mga Kapinas Cargonautics. Hindi lang po yan ganun kasimple. So yung iba akala nila, pag pick up sa kanila, ilalagay sa container, aalis na agad, hindi po ganyan. May mga schedule tayo, may mga cut-off po tayo. So sana maintindihan nyo po. So yan, Mr. MJ, yun po ang paliwanag kung bakit hindi po kami makabigay ng saktong date sa inyo. Okay? So, Miss Lona, Miss Lona, London siya. Good PM, nagpapadala po ako ng box. Inisnab lang po ako ni Ryan. Dito po ako sa Al-Ain. Nako. Sige ma'am, Miss Lona, papaluin natin yan si Ryan na nag-i-snab sa inyo. PM nyo po sa amin yung contact number ninyo, ma'am, at saka yung exact address at papadeliver po tayo ng box ninyo. Ayan, hanapin ko po kayo, ma'am, ipi-PM po kita. Ayan, so sabi ni Ms. MJ Cavite. Ayun po, Mr. MJ, 50 days po ang Cavite. O, ayun na, nanonood na naman sa atin si Agua, si Gabriela Agua Bendita. Ito si TikTok girl. Tawang-tawa ako sa mga effort mo, ha. Sige, ayan po. Hello, hello, Monette. Good afternoon. Sabi ni Lona, inisnab lang ako, ayaw akong dala ng box. Sige, ma'am, bakit po kaya? PM nyo po, ha? PM nyo po yung telephone number ninyo, ma'am. Sabi ni Miss Umi Rahima, sa Mindanao po, ma'am. Okay, yung Mindanao, ano ba yung tanong nyo, ma'am? Babalikan ko tuloy ulit yung tanong ni Madam. Ano ba yung tanong ni Miss Ruhi, ano? Nawawala din po siya eh pag hindi ko ano. Ayan, sabi niya, ay ma'am, magandang hapon, anong date sa October darating ang loading ng... Ah, okay. 60 days po ang Mindanao, Miss Abdul Razak, Umi Rahima. 60 days po from September 8. So September 8, October 8, October 8 to November 8. November 8 po darating doon. Okay? Sabi ni Miss Alice Estrella, hello po madam. Oh, present daw siya, present. Nakaganyan pa siya. Present. Okay, si Miss Alice Estrella. Hello, shout out po kay Miss Alice. Sabi ni Miss Yesha Zaire, na-pick up na po yung box ko kanina. Thanks po, nagkaroon po ako na 15% discount. Salamat po, maraming Pinas Cargo sa napakaganda niyong serbisyo. The best pong at mapapagkatiwalaan talaga kayo. God bless. God bless po. Ayan, thank you naman, Miss Ray. Kanina, nag-comment lang siya kung paano siya makaka-avail ng 15% discount. Ayan, na-pick up na pala siya. So, sabi ni Miss Lona, nagpapadala po ako ng box matagal na, hanggang now hindi pa ako dinadalan. Alain po ako. Okay, Miss Lona, naku, kanina pa to talagang... Miss Lona, sige po, hanapin kita dyan sa Facebook at talagang imi-message kita. Ako mismo magme-message sa inyo. At padadala kita ng box kay...
kay Ryan. Kawawa naman, talaga namang nag-ano siya, na hindi siya napadala ng box. Sabi naman ni Miss Emma Llanos, waiting na lang po ako sa tawag ng agent. Hopefully, ma-pick up today. God bless. Ah, sige ma'am, kung natawagan na po kayo na pipick upin po today, pupunta po yan sila ma'am. Otherwise, natawag naman din po yan sila kung talagang hindi po nila kakayanin dahil po sa dami po ng schedule natin, okay? So sabi ni Miss Jaja, hi sis, hello Miss Jaja Aldea. Sabi ni Miss Jaja, may free bulilit po ba kayo? Oh, meron pa rin po yung free bulilit. Basta po ang bibilihin yung box is yung jumbo or super jumbo, may free bulilit, may free sako, may free tape, may free cash. Ay, hindi pala cash. Strap. Oh, wag ma-excite sa free cash. Strap po. Okay? So, yan. So, sabi naman ni Miss Loida, mainit. Oh, hot si Miss Loida. God bless po. At Ana Lumasa, good afternoon, ma'am. Ilang days po sa Visaya? 60 days po, ma'am. Maximum from vessel departure po lagi. Okay? Ang ating bilang. At sabi ni Miss Meryl Aguilar, hello, hello, hello. Ayan, talagang kumakaway-kaway si Miss Meryl Aguilar. Ayan, shoutout ko na po kayo. Ayan, so, may pa-heart-heart pa si Miss Alice Estrella. Okay. So, sa lahat po ng mga inyong concern, okay? So, tuloy-tuloy lang po kayong mag-comment at may mga customer service po tayo na sasagot sa inyo. Shoutout po sa ating mga customer service. Ayan sila, mga busy-busy. Ayan. So, sa schedule po natin, or may bago tayo. O, ayan. Sa mga nag-aabang po, may bago na po tayong confirmed date. September 20 po ay confirmed date na natin. After 15, limang araw lang, meron na ulit aalis na barko. So, yung 27 po, tentative pa lang yan. Pero po yung September 20, dapat po by September 17, nandito na po yung inyong mga boxes, okay? So, kung hindi po talagang aabot ng 15, may kasunod na po agad, September 20, kaya don't worry mga Kapinas Cargonautics. Pakishare po to, pwede nyo pong i-screenshot ito para po guide ninyo kung kailan po kayo magpapapick up at kailan po aalis yung barko. At least meron na po kayong idea kung kailan po darating sa Pilipinas ang inyong mga boxes. Pero dun po sa magpapadala ngayong Pasko, ito po yung ating Christmas cut-off, okay? Sa mga gusto at nagbabalak na makarating po ang kanilang mga love boxes, yung gustong magpadama ng kanilang pagmamahal sa kanilang mga kamag-anak sa Pilipinas this coming Christmas, ito po yung ating susundin na Christmas cut-off. Kung ang inyong mga kapamilya, kamag-anak, kaibigan, kapatid ay taga Manila lang po, so dapat mapapick up ninyo po yan ng November 5. So, Manila areas po yan, ha. Pag kayo naman po ay mga taga Luzon, mga Ilocano, ayun, yung mga nasa Abra, nasa Lengayen, nasa Baguio, na nasa... Ilocano eh. Di ba? Ganyan sila magsalita. Baguio. Sa Ilocos. Yan. Yung mga vegan yan, magagandang lugar yan. Yan naman po, except Inter-Island, dapat po padala na kayo ng October 20. Pick up na po yan dapat. Ayan. So, doon naman po sa mga Bisaya. Ayan, mga taga Mindanao, mga taga Luzon, Inter-Island, mga kabayan. Eto mga kababayan ko, ako yung taga Dumaguete, kaya ayan, mga Bisaya po. Ayan. Bisayang hilaw, ay... Bisayang hilaw, manday ko. Ayan, so, syempre, on or before po ng October 12 na birthday ko, dapat magpa-pick up na po kayo. Ayan, so, pag sinunod nyo po yan, pag kayo yung mga good girl and good boys, ayan, kayo po ay mabibiyayaan na ang inyong mga boxes ay makakarating on or before December 22. Yes, so, masaya ang Pasko natin pare-pareho pag walang follow-up. Ayan, so, dapat po, sundin ang ating Christmas cut-off para po hindi po tayo ma-stress. Hindi nyo po kami aawayin. Naku, may nangaaway po sa amin. Bakit hindi dumating yung box namin? Bakit ganito? Bakit ganyan? Eh, syempre po, kami po naman ay mula... Nagsimula po kami ng August, okay? Ako talaga, kahit i-review nyo yung mga video ko. Start po ng August, nagpapaalala na po ako sa inyo, magpadala po ng maaga, iplano po ng maaga para po tayo ay masaya sa Pasko at makakarating on time yung inyong box. So, yan. Hindi nyo na po kami masisisi. Kaya kung hindi nyo po ito i-share
sa inyong mga kaibigan na gusto magpadala, kasalanan nyo. Ayan. So, dapat po i-sinishare itong video na to kasi araw-araw po talaga. So, araw-araw po kami nagpapaalala. So, hindi na po namin kasalanan kung hindi po kayo sumunod, di ba? O, tama yan. Sabihin nyo sa akin, tama ka. May tama ka, Tita Lynn. Ayan. So, sabi ni, ano, ni Miss Jaja, akala ko may cash ilang days sa Quezon. Wala na po yung free cash. Kayo naman, free na nga lahat. Pati cash, if free pa. Ilang days sa Quezon? Luzon po yan is 50 days maximum po, madam. Ayan, so sabi ni Miss Loida, salamat po sa lahat, lalong-lalo na sa nag-pick up ng karton. Talagang alert sila. God bless po. Ayan. O kung sino man po yung nag-pick up ng box ni Miss Loida, mainit. Mainit na pasasalamat ang kanyang pinararating sa inyo. Ayan. So si Miss Alice talagang laging heart, heart, heart. Ayan. So love, love, love lang po tayong lahat. Magpapaalam po muna kami. Ayan po ha. Nakadalawang container po kami ngayon. So book. Ay, ito si Lowy. Ayan. Ay, may nag-hi taga Alwarka. Thank you daw. Ayan. Siyempre. Oh, hindi fans yun. Ay, hindi follow up yun. Nagpapasalamat. Una, mighty pa. Ay, o nga pala. So, ayan. Magpapaalam po muna kami. Tapos na po yung aming second loading for today. Babalik po kami tomorrow. Ayan. So, ito po ulit ang masasayang staff ng Pinas Cargo na nagsasabing Happy Sunday! Ayan, nakadalawang container kami ngayon. Ay, malapit na. Magbe-birthday na si Julius. So, hello, hello. And magandang hapon po ulit sa ating lahat. Bye. Hindi pala. Goodbye, goodbye, goodbye na pala. Hindi na pala. Hello, hello, hello. So, akala tuloy ni Madam, magsisimula ako ulit. So, ayan po. Ito po ulit yung Tita Lynn Aribon. Today is Tuesday. Have a blessed Tuesday po sa inyong lahat. Babalik po kami tomorrow para sa aming daily loading. God bless us all po. Bye!